isang mapagpalang araw sa aking mga kababayan, lalo na sa aking mga kalalawigan ng Quezon. Ako po ay si Eddie Rodriguez, dati niyo pong governor ng Quezon for 10 years, from 1988 hanggang 1998. Ako po ay nagsimula na aking political career ng taong 1971, panahon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ako ay naging mayor ng Macalelon, Quezon, isang maliit na bayan sa Bundok Peninsula. At doon nagsimula ang aking career bilang isang politician. Noong time na yon ay ang aking ama na si Filemon C. Rodriguez ay inalal ni Pangulong Marcos na maging secretary ng National Economic Council na ito ang NEDA ngayon. Siya ang first appointee ni President Marcos. Kaya ako po ay merong access ng mga panahong yon sa national leadership. Kaya ako po nung bilang mayor ay nagkaroon ako ng magandang experience sapagkat nakita ko din po doong ako'y mayor kung paano, kung gaano kahirap ang ating mga kababayan, lalo na sa mga kabukiran. Nakita ko ang kanilang dinaranas, narandaman ko ang kanilang sentimiento, at doon ako nagkaroon ng plano na sabi ko, kung ang mga taga-Quezon ay aasa na lamang sa bunga ng niyog, eh ako'y natakot na darating ang araw na ang presyo ng niyog ay hindi na kayang tustusan ang kailangan ng mga kababayan, lalo na yung kanilang pagpapaaral sa kanilang mga anak, yung kanilang mga gastusin. Ayan ang kinakatakutan ko. At yan ay dumating na nga. Sabi ko sa mga kababayan ko, magtanim kayo ng mga cash crops, yung mga vegetables, mag-alaga kayo ng mga hayop sa inyong kapaligiran ng baboy, ng kambing, at yan kako ang tutulong sa inyo sa panahon na magsak na ang presyo ng niyog, meron na kayong kapalit na hanap buhay. Yan po ang aking naging panawagan ng ako ay mayor. At ito po ay daladala ko nang ako ay nahalal na bilang pangulo ng mga mayor sa buong lalawigan ng Quezon. At ako ay nakapag-debut din sa ibang mga bayan ng ating lalawigan at aking ding pinaabot sa kanila yung concern ko. At bilang ng Marcelo na nga ay naisip ko na hindi na ako makakapagplano pa na aking political career sapagkat wala ng eleksyon, eh ako ay naisip ko na baka ako ay babulok na lamang sa bayan ng Macalelon at sana ang plano ko ay tumakbong bilang kongresista ng 3rd District. At ako ay nag-decide na mag-resign na. At nung panahon yun naman ay tamang-tama na ang aking matalik na kaibigan na si Secretary Ronaldo Zamora na noon ay Deputy Secretary siya ni Melchor. Ako ay kanyang diaya na sumama sa kanya doon sa Executive Secretary's Office. At doon ako ay nagkaroon ng experience sa Malacanang at pagkatapos niyan ako ay kanyang hinirang na maging Executive Director or Secretary General ng National Social Council, yung tinatawag na NASAC, yung Trisectoral Congress. Ako po ay nanatili doon ng mga 4-5 taon at kami po ang nagpalaganap ng tinatawag na Trisectoral Congress na binubuo ng gobyerno, simbahan at private sector. At doon po ay ako ay tumulong sa mga squatters, sa mga IPs, sa mga problema sa katulad ng mga problema sa
sa north, yung tungkol sa Chico Dam na hinaharang ng mga natives doon dahil ayaw nila na magkaroon ng project doon kahit na kailangan ng power project doon ay hinaharang nila. Ako po ang pinapunta ni Secretary Zamora doon upang kausapin yung mga tao roon at kumbisihin na sana payagan na nila sapagkat kailangan yung project doon. Kaya yun po ang aking mga na-experience na sa mga panahong yun. At pagpapatuloy po ay nagkaroon nga tayo ng mga movement against Marcos na sapagkat ang panahong yun ay medyo nag-abuso na yung mga cronies ni President Marcos at yung ang coconut industry ay hinawakan na ng mga Kuhango, yung namang sugar industry hinawakan na ng Benedicto ay nagkanya-kanyahan na. Kaya ang mga tao ay nagtampo na kay President Marcos at pinapabayaan niya na pagsamantalahan ng mga crony niya itong ating mga industriya. Kaya ako ay napabilang din sa mga anti-Marcos group at doon ko nakasama si dating Senate President na Jovito Zarongga. Kami ay nagpangita sa Los Angeles, California. At noong time na yun, si Ninoy Aquino ay nagkaroon nga ng speaking engagement doon at kami ay dumalo at doon ko nga nakausap si Ninoy at sabi nga niya na, Eddie, pag ikaw ay malibre, ikaw ay puntahan mo ako sa Boston at mag-uusap tayo tungkol sa mga plano natin para makatulong tayo sa ating bansa. E ako naman yung panahon yun ay medyo nangangapapa sa Los Angeles at ako'y may mga anak ko'y mga bata pa. Di, ang sabi ko kay late Senator Aquino ay ako po ay no, dito na lamang sa LA kami mag-ooperate. At kasakasakali, dito na kami sa Maynila magkita-kita. So anyway, ang nangyari nga ay si Ninoy nga ay dumating sa Manila at siya'y nabaril doon at nagsimula na yung mga lumakas na yung mga anti-Marcos movement at doon nga umabot na doon sa EDSA Revolution. Ako po ay naging active doon sa kampanya ng snap election na ang aming ikinampanya ay si President Cory at saka si Vice President Laurel against Marcos Tolentino. Kami po ay nangampanya sa buong Quezon. Ako ay abot hanggang sulok ng mga barangay at sa pangangampanya. At yun nga, ang nangyari, di natalo man sa bilang daw si Cory at si Doy, pero nanalo naman sa people power, kaya naging presidente natin si Cory at si vice president natin ay si Doy Laurel. Ako po ay na-appoint bilang OIC board member ng Lalawigan ng Quezon. For 2 years yan, from 86 to 88. At pagkatapos nun, nagkaroon na ng halalan ng first local election after the EDSA. At ako nga po ay kumandidato bilang governor. Yung pong aking pagkakandidatong bilang governor ay isa rin medyo exciting na pangyayari. Sapagkat nung time na yun, ay talagang alam na natin lahat na ang Quezon ay talagang maraming mga NPA dito, sila Ka Roger, Ka Hector, Ka Bart, lahat yan ay mga met tayo ay nasa dyaryo, talagang takot na pati yung mga taga Maynila na pag nalaman taga Quezon ka, akala ko ay NPA. Kaya nung time na yon, nung sa aking pangangampanya, ay ako'y kinapulong ni Ka Roger, ang sabi sa akin, Ka Eddie, itong election na ito, meron kaming patakaran ang NPA dito na kami ay hihingi ng tulong sa inyo bilang ang kapalit naman ay yung permit to campaign. Ako ay hinihingan nila nung time na yon ng 300,000 pesos. And sabi ko kay Ka Roger, alam mo, Ka Roger, una-una hindi ko kaya yung hinihingi ninyong amount na yan. At ako nga ay kakaunti lang itong aking pondo para magamit sa kampanya. At saka isa pa ako, ang masakit dyan, ay parang ako ay hinihingan yung na magbayad
para ako'y makaikot sa sarili kong probinsya. Eh, alam po nga, mukha ang iaharap ko sa mga taong bayan na kaya ako'y nakakaikot ng lalawigan na kaya sandal ako'y nagbayad sa inyo, ay hindi ko kayang tanggapin yan ka Roger. Eh, kami naghiwalay nang wala kaming napagkasunduan. Ayaw ko, ay hindi pwede sa akin. At sabi naman sa akin, eh, hindi ka makakapagkampanya. Hindi, ako'y bahala sa sarili ko. Ayan. Hindi, tuloy. Kampanya, kampanya. Eh, nung mga bandang uli, ako'y met-met. Talaga nakakatanggap ng liham na mga pananakot na at na mga threat na. Tala, pag hindi ako nakipagharap, nakiayon sa kanilang requirement, ako raw ay haharangan nila. Eh, sabi ko, di ka ako bahala na taong bayan ka ako kung anong mangyari. Ayan, eh, 2 weeks before the election, meron kaming kampanyang ginawa sa Mauban, Quezon. Kami ay nangampanya ng gabi. Ako'y nakatanggap na naman ng liham na very urgent daw na kausapin ko yung taong na kanilang sugo para pag-usapan itong tungkol sa permit to campaign. Ay, hindi ko po yan inintindi. Ay, ko, bahala na kayo sa buhay nyo. Ayan, nung umaga, kinabukasan, ako'y maagap, sabi ko, ay aagap ako na alis sa Mauban patungo Lucena. Dahil sa Lucena naman, ay gagalapin yung aming grand rally na doon na ay dadaluhan ni Vice President Doy Laurel bilang Pangulo ng Partido Unido, yung aming grupo ng araw, mga Unido. Eh, nung kami on the way na sa bandang barangay di YY, kami hinarang ng mga checkpoint. Ang akala ko'y checkpoint ng pulis. Di ako'y bumaba, ako'y nagpakilala. Sabi sa akin nung nag-checkpoint eh, kayo ba yung kandidatong Rodriguez? Ay, ako nga. Ay, kayo po, eh, ba'y merong safe conduct pass or permit to campaign? Ay, wala. Eh, sabi sa akin eh, paano yan? Eh, wala po kayo. Eh, bawal po sa amin ang nakakampanya dito ng walang permit to campaign. Kayo po ay i-hold namin at hanggang kayo'y maklear. Eh, sabi ko, eh, magagawa ko. Eh, ako, sasama na lang. Eh, sige. Nakasama ko noon yung aking vice governor na candidate din, si Robert Celis. Kaya kami ay dinala sa kabundukan at doon kami na palipat-lipat ng bahay dahil kami ay sinusundan naman ng mga sundalo, ng mga polis, hinaharap kami. Kaya lipat dito, lipat doon, ay maulan at madulas at maraming sukal ang aming dinadaanan namin. Kaya sabi ko, abay, napakahirap palang buhay nyo rito, kako. Eh, ito ba yung araw-araw nyo ginagawa yun? Lakad-lakad na. Sabi sa akin ng NBA, ay kami po ay sanay na dito. At pag kami tinutugis ng mga militar, eh, kami patago-tago na lang dito. Eh, nung ako ay nasa kanila, nang pagdating namin doon sa unang bahay na aming tinuluyan, eh, meron siya yung tao roon ng transistor radio at nakamonitor yung aming radio doon sa gaganaping rally ng Unido sa Lucena. At dumating na nga si Vice President Laurel at siya ay nagtatalumpati. Ang sabi niya, hihilingin daw niya kay President Cory na i-delay muna ang halalan sa Quezon hanggat hindi nakikita at hanggat hindi lumalabas o nabalik si candidate Eddie Rodriguez for governor. Kaya, and nung ako'y nakikinig, nadinig naman eh, ang interview sa aking misis na si Emmy. Si Emmy ay umiiyak, sabi niya. Ni-interview siya sa radyo. Sabi niya, ang panawagan ni Emmy ay sa mga NBA na yung kung si Eddie Rodriguez na asawa ko, yan po, ipakawalan nyo na. Mabait po yan. I mean, yun ko na pong kasalanan yan sa akin. Eh, ako ay naiyak. May naiyak ko, nakikinig ako. Ang sabi sa akin ng isang NPA na may edad na, sabi sa akin, kaya di, huwag ka lang umiyak. Bakit? Sabi ko, eh, hindi, ako, panalo ka na. Ano, paano ako mananalo? Eh, nandito ako sa inyo. Hindi, wala ka namang kasalanan eh. Eh, ano ka? Sabi ko, eh, panalo ka na, sabi sa akin. Ay, kakusalamat ka ako kung panalo na di. Anyway,
nalaman ko na lamang na, na nakikipag-negotiate ngayon ang aking kapatid. At aabot na ng second night, third night. Nung third night na ako yung nag-aalala na, sabi ko mukhang ako yung hindi na pakakawalan nito. Mukhang ako yung i-detain na hanggang matapos ang halalan. E sabi ko ay sayang naman tong opportunity na ito. Kaya ako ay hindi alam ng mga NPA na ako ay mayroong kalibre 22, 25 sa aking bursa na hindi man ako sinapkapan. At ako ay may 10,000 pesos na cash sa isang bursa rin. Kaya ako ay may baril na maliit, ako ay may cash. Sabi ko, ako ay makikipagsapalan na ito. Pag hindi ako nakaalis bukas ng... Pag ako ay hindi pinakawalan dito, ay ako ay tatakas dito. Eh, nung ilang gabi, araw, di ako ay namamasid. Aking minimemorya kung ano ang ginagawa ng mga NPA, kung ilan yung gwardiya ko, ilan yung mga baril nila, ilan. At saka aking titignan saan yung mga daanan, saan yung sikat ng araw, saan ang east, saan ang west. Dahil isip ko, pagtakbo ko, eh wala na akong tigil na tatakbo, eh baka ako'y mapalalim sa bukid, sa kabundukan, eh imbis na ako'y makatakas, ako'y lalo pang madisgasya. Yan pala pag ikaw ay nasa ang buhay mo'y gipit ka na at delikado ka na, eh meron kang special instinct na talagang ang talas na ng pakiramdam mo, ang talas na ng pagmamasid mo. Kaya, nung gabing yon, aking kinapulong yung aking vice governor candidate na si Robert. Sabi ko, Robert, kako, ang tingin ko tayo hindi napakakawalan dito. Kaya either with tayo tumakas o tayo ay tanggapin na natin na tayo ay dito na lamang tayo at hindi na tayo makakasama sa eleksyon. Ang sabi niya sa akin, ano bang plano mo? Eh di ang plano ay tumakas. Sabi sa akin ni Robert eh, parang Eddie, wag mo na akong isama dyan. Ako'y takot. At ako'y dito na lang. Eh sabi ko, bahala ka ako, Eddie. Ako na lamang. So yun, ako'y decided na. Eh nung gabing yun, ako'y nagdasal na. Eh merong mabandang 9 ng gabi, may kumatok. Hindi binuksan yung pintuan. At doon ko nakaharap si Kabart. E di, sabi sa amin, meron daw kami pagpupulungan. E di kami nagharapan. E di, sinabi sa amin na bukas ng madaling araw, kayo'y laya na. Sabi ko, paano nangyari yan? Eh, yung pong kapatid nyo, sabi sa akin ni Kabart, ay nakipag-negotiate na kay Ka Roger. At sang-ayon na sila na kayo ay palayain na. Di kako, salamat lang kako. Eh, sabi ko eh, maraming sabing hinihingi na sabi sa akin eh, pag kayo nanalo ang aming hiling nang na huwag kayong magtatayo ng kapku, huwag kayong gato, huwag kayong ganyan. Ang dami niyang sinasabing mga movement ng gobyerno against NPA na huwag ko daw i-adapt o huwag kong i-implement sa aking nalawigan. Eh, sabi ko, hindi ko mapapangako yan sa kakot eh. Eh, hindi ko pa alam po anong sitwasyon yan eh. Eh sabi ko, basta sabi ko, ganito lang ating gagawin, sabi ko. Eh di kako, kumbaga sa isang babae, kako, nililigawan nyo at liligawan ko rin, yan ang ating mga kababayan. Pag nakumbinsin nyo, na nakuha nyo, inyo. Pag akin man nakumbinsin ko, eh di akin, kaya ang ating labanan dito ay ligawan. Yan ang aking pwede kong pangako sa inyo. Kaya di kami, sabi ko sa kanya pati kay Kabart, sabi ko, Kabart, ba't yung kako kung ang sinasabi nyo na maganda ang inyong layunin sa ating mga kababayan, eh bakit kayo ay gumagawa ng ito na alam nyo naman na masama itong inyong ginagawa, eh ba't mo ginagawa? Eh sabi niya, alam mo ka, Eddie, eh kami kailangan din namin ng suporta. Kailangan din namin ng pondo para sa aming pag galaw, pagkilos, pambili ng gamot, pambili ng baril, ng bala, ay kailangan namin. Kaya ito'y isang paraan namin para magkapondo. Ay sabi ko, ay nako, ay, anyway, salamat na lang. Nung madaling araw, mga 4 o'clock in the morning, kami pinalaya na, pinasamahan kami sa tatlong NPA
hanggang kami dumating doon sa paradahan ng bus na tumadaan doon ng sasakyan ng bus papuntang Lucena. At pagdating doon ay ang mga kabayan nandoon, kabahayan ay sarado pa, mga nakasara pa mga bintana, mga tulog pa. Kaya ako ay nagugutom-gutom na. Ako ay kumatok doon sa isang tindahan na sarado. Ay ko, tao po, magandang umaga po. Eh, may nagbukas, sino yan? Sabi ko, ako po, si Eddie. Sinong Eddie? Ako po yung kandidatong Eddie Rodriguez. Ay, sandali. Ay, binakas niya yung bintana, sindihan yung ilaw. At ako ay sinipat nung matanda. Aba, ikaw nga ang Eddie Rodriguez. Sabi yan. Yeah. May akunti, nagising na yung buong bahayan. Yung buong bahayan doon. Nagdawasan na, may madalang pagkain. Ay, ako salamat. Nandiyan ka na, Eddie. Yan. Tsaka si Robert, yan. Hindi kami tonto at napakaganda ng pagtanggap sa amin ng mga tao roon. At sila daw ay nagdarasal na ako'y mapalaya na at ako'y tontuwa. Doon dumating yung bus, pagkakit namin, sinabi ng driver, ba, ito'y si Eddie ah. Ayan, sinabi niya, in-announce siya doon sa mga pasahero. Nandito po si Eddie Rodriguez, yung ating kandidato for governor na dinala ng mga NPA. Ay nagtindigan yung mga pasahero, palakpakan. May isang madre na lumapit sa akin, ako'y niyapos. Ay, salamat, kayo'y ligtas, sabi niya. Pagdasaral namin kayo. Ay, thank you po, sister. Pagdating ko sa Lucena, ako'y sumadya agad sa headquarters ng police. At ang katwilang ko, ay baka kami hinahanap pa, ay kami nandito na. So nagpunta ako kay Colonel Lagman, siyang provincial commander ng time na yon. Hindi, sabi sa akin ni Colonel Lagman, ay, mabuti naman, hindi ko ligtas, kayo ligtas ha. Ay, sabi sa akin, huwag ka na munang umuwi. Ay, hindi, pupunta ka muna sa simbahan, sa katedral, at kayo magpasalamat. At may misa roon, para kayo makita ng mga tao. At huwag ka na munang mag-ahit, huwag ka na munang magbihis, kaya naman itsura mo. Hindi, kami tumuloy sa katedral, at doon pagbaba namin, nagtingin na yung mga tao sa simbahan. Pagpasok namin sa loob ng simbahan, in-announce ni Bishop Ruben Propogo doon sa kanyang mic. Tingin muna natin misa at ating muna i-welcome si candidate governor for Governor Eddie Rodriguez at sila Robert Nandiyan sa likod. Nagtindigan yung mga tao at nakatingin sa amin, palakpakan ako, talagang ang ingay ng simbahan at meron yung mga nakatawa, may umiiyak, ako'y hindi ko maitindihan kung anong feeling ko, kung anong kasayahan na akin nararamdaman. At yun nga, dumating natin yung pati yung misis ko, tsaka yung misis ni Robert, yan, siyempre yung misis ko, in-love na in-love sa akin, kaya nataranta siya, lumakita niya ako. Sabi ko, na-miss mo ba ako? Siyempre, natakot daw siya. Ay, sabi ko, natural lang. Sabuti niya. Anyway, yun, pagkapatuloy, dumating ang eleksyon, hindi lumabas ang resulta, ay landslide. Hindi nakita yung boto ng aking kalaban. Kaya talagang nahalal ako ng first time kong naging yan. First time governor na nanggaling sa Bundok Peninsula. Na maliit na bayan na nanalo bilang governor. At yan pong pagka-governor ko ay isang exciting na experience para sa akin. Una-una, ako nga ay mayroong experience sa local lang, sa munisipyo, maliit. Pero ang napansin ko na yung palang pagmamaneho, pagmamanage ng munisipyo ay katulad din ng pagmamanage ng probinsya. Kaya lang, on a bigger scale. Malaki siyempre ang probinsya, maraming bayan, maraming barangay, maraming tao. Kaya ang nasa isip ko nga, sabi ko, ay kailangan dito ay ng mga livelihood projects. Una-una sabi ko ay aking tinignan yung fiscal situation ng probinsya, yung income at saka yung expenses. Ay ako'y nakapag-meeting ng ilang oras at ilang araw sa aking provincial treasurer at sa aking budget officer at aming pinag-aralan. Sabi ko, wala tayong ibang pagkukunan ng pondo kundi yung mga
real estate property tax natin na ilala lang ang nakukuha dyan. Sabi sa akin, eh, Governor, eh, wala po talagang pagkagalingan. Kundi tayo, magkataas tayo ng buwis. Eh, dyan lang po tayo magkakaya. Sabi ko, wag na tayo magtaas ng buwis. Eh. Kaupo-upo ko lang, Governor, eh, pampahirap kagad yung bibigay ko sa taong bayan. Sabi ko, wag naman ganyan, humanap tayong paraan. So, ang paraan, siyempre, sabi sa akin, eh, ng aking treasurer, ang paraan po rito, eh, di humihikay ng tulong sa ating presidente para tayo pondohan sa mga ilang projects na pangailangan natin. So, dyan ako nag-start ng lobby sa presidente, sa mga senador, sa mga congressmen. Humihingi ako ng additional funding. Ayan, nagsimula. Sabi ko nga, itong ating present system of government na masyadong centralized, ay hindi tayo uunlad dito. Lalo na yung mga local government units. Kaya yung ating nakukuha natin na IRA, yung internal fund na nakukuha sa mga taxes, ay hindi sapat. Kaya sabi ko, ay kailangan na magkaroon tayo ng bagong sistema. We should adopt the federal system of government na kung saan yung funding ng, na nakukuha sa mga taxes sa buong sa BIR, sa customs, sa lahat, ito ay nililikom at approximately 60% ang nasa national, 40% ang nasa local government. Sabi ko, kailangan ito yung mabaliktad na. Sabi ko, ano ba ang gastusin ng national government? Eh, ang gastusin ay nasa mga barangay, nasa mga munisipyo. Kaya kailangan dapat baliktad din yan. Dapat ang national ay 40 lang ang mga LDUs ay 60%. Kaya dapat talaga ay paltan ang sistema. Kaya ako po ay na-involved dyan sa movement para maging federal system. At nung time na yon ay meron ng panukala si late Senator Aquilino Pimentel yung tinatawag na local government code na nagbibigay ng authority tsaka ng additional funding sa mga LDU para madagdagan ng pondo. Pero hindi pa rin sapat, pero pwede na pag-umpisahan. So nung time na yon ako ay nahahalal sa Provincial Governors Association na bilang treasurer. Tapos ako ay ginawa na lang Secretary General. Ako na ang nag-initiate ng movement na palakasin yung grupo ng mga elected official. Kaya ako na rin ang nagpanukala na magtayo na tinatawag kong League of Leagues, yung liga ng mga liga. Diyan kasama na yung mga barangay, mga municipal, provincial, yung mga elected official. Pinuo ko yan. At sa isang malaking papulong sa Forecast Theater ay dumating ang mahigit na 10,000 mga elected official from the barangay to the congressman to the senator dumating. At doon ako nagtalumpati na sabi ko, ating hihilingin sa mga congressmen na tulungan nilang ipasa yung local government code at ito ay kailangan. E di, ang plano pa naman nung araw, itong mga congressmen, ayaw nilang ipa-approve yung local government code dahil buhasan yung kanilang clout nila, yung kanilang influence. Kaya sabi ko sa mga tao ron sa convention, atin ang sabihin sa ating mga congressmen natin na pag hindi nila pinasa yung local government code, tayo ay hindi na natin sila bobotohan. Atin ang takutin sila. Ay, nangyari, medyo naging effective yung aming movement. Kaya lumusot yung local government code na simula ng pagbibigay ng tulong sa mga local government units. Yan po ang aking pinag-abalahan noong time na yon. At natutuwa naman ako na nangyari nga. Kaya noong time na yon, sabi ko, kailangan mabago ang image ng Quezon. Anong kailangan kong gawing una? Ang kailangan kong gawing una ay ipakita nila sa taong bayan na ang Quezon ay matahimik na lugar. Paano mo gagawin? Naisip ko na hilingin kay Senator Gawilina na siyang committee chairman ng sports and youth na
gawin sa Quezon yung palarong pambansa. The first palarong pambansa after the EDSA Revolution. Sabi sa akin ni Joey Lina noon eh, parang Eddie, paano natin gagawin sa Quezon yung ating palaro? Eh, takot yung mga tao dyan sa Quezon na gawa ng mga NPA. Sabi ko, hindi problema ako. Parang Joey ang NPA. Yan eh, ano, ay ating maaayos, sabi ko. Eh, sabi sa akin ni Joey, eh, kasabi mo si Presidente at siya mag-decide. Eh, para sa akin, hindi ko i-recommend sa Quezon dahil ako yung natakot sa mapa para sa mga estudyante, sa mga manalaro, sa mga coaches. Eh. Ako ay hindi ako kumisido, parang Eddie. Ang ginawa ko, ako ay nagmalabi kay President Cory. Sabi ko sa kanya na tulungan niya ako dahil kailangan kong baguhin ang image ng Quezon. Sabi sa akin ni Presidente Cory, Governor, can you assure di palarong pambansa na safe sila. Eh, sabi ko, safe po siya. Sabi ko, hindi. In short, pumayag. Humingi ako ng financial assistance dahil kailangan ipa-ayos ko yung aming lugar na para pagdadausan ng palaro. So, binigyan ako ni President Cory ng 20 million na ipa-ayos yung aking sports complex at naglabas din kami ang pera ang probinsya, nag-ambag-ambagan kami. At doon nga idinaos ang palarong pambansa, the first after the EDSA Revolution. E di nung unang party namin na aming hinos yung mga coaches, yung mga officials. E di yun din ang sinasabi sa akin ng Governor, paano po? Natakot po din kami dahil masama ang image. Ay ko, huwag kang mag-alala. Ako'y palagi dito. Araw-araw ako'y a-attend ng palaro at para makita nyo na hindi, walang mangyayaring masama dito. Eh dito to nga, not a single incident na nangyari na masasabing nagkaroon ng problema ang palarong pambansa. Nung matapos na ang palarong pambansa, walang nangyari, matahimik. Tuwang-tuwa yung mga estudyante, tuwang-tuwa yung mga teacher, yung mga coaches, mga players, tuwang-tuwa. At tong gabi nga, nung celebration namin, ay nagsasalita yung isang head ng grupo. Sabi sa akin, Governor Rodriguez, maraming pong salamat at kami po ay dinala nyo sa inyong probinsya. Eh, kami po ngayon ay iba na ang aming pagtingin sa inyong lalawigan na dati kami takot. Eh, amin po na experience na tahimik pala rito sa inyong probinsya. Wala po kami nakita ni isang NPA o isang wala. At wala po kami na experience na paghahalay sa amin o pananakot, wala po. Kaya aming masasabi, Governor, congratulations to you and may dagdag po namin, hindi lamang matahimik ang Quezon at bukod doon ay magagandang lalaki ang mga taga-Quezon, lalo na kayo. Governor. Tuntua. Yan, tapos na di. Ayan na kumalat na sa buong bansa na Quezon ay nagkaroon ng matahimik na palarong pambansa. Kaya matahimik pala, hindi pala totoo na nakakatakot sa Quezon. Diyan ako nagsimula na magganap ng investor. At nung time na yon ay meron na tayong shortage ng kuryente. Malaki na ang problema ng acute power shortage. Panay brownout na, blackout. Yung mga factories nagsasarahan na, yung mga bahay-bahay ay nagre-reklamo na walang kuryente, nasisira ng mga pagkain sa refrigerator, hindi magamit, yung mga air condition, wala na. Kaya, nung panahon yun, ako naman ay nagbiyahe sa Hong Kong at ay malapit ang Hong Kong. So ako ay nakapagpulong sa isang investor at isang power project implementer. Yan ay sa katauhan ni Gordon Wu ng Hopewell Corporation. At doon ko na-meet si Gordon Wu na siyang may-ari ng Hopewell at si Stuart Elliott na siyang managing director. At yung dalawang yun ang aking nakapulong. Nung sila ay aking kinukumisi na yung project nila na dapat ilagay sa San Juan, Quezon, ay ilipat na sa Quezon. Sabi ko, mas maganda sa aming lugar nila ilagay yan at maganda po yung lugar namin, malalim ang dagat. Di, ako ay nagdala ng mga mapa,
nakita ko kila Gordon Wood, kila kay Elliot. At nakita nga ni Elliot, diba, ayos to ah. Sabi sa akin ni Stuart Elliot, kami nag-meeting noon sana eh, sa Manila Peninsula. Sabi sa akin ni Stuart Elliot, Governor, can we see this place today? What do you mean today? It's almost 6 p.m. It's in the evening already. We can't see anything, no. I just need to see the area and check on the depth of the water in that area. I go, sure, we can go there now. We can leave now. Okay. Sakay nga sa kotse ko. Ako'y naka-Land Cruiser. At sakay sa akin si Stuart Elliot. Si Gordon Wu ay hindi na sumama. Aba, nung kami nabiyahin na eh. Sabi sa akin ni Stuart Elliot eh, Governor, what are these things, hard things on my foot? I go, ah, nung tingnan ko, ay, sorry. Yung mga baril, yung mga aking madalang M16 tsaka mga siyempre, sabi ko, I only need this just in case there is a problem. We have something to protect us. But don't worry about this. Nothing to do with the NPA. Anyway, dumating kami sa pagbilaw, mga alas 9 na, alas 10. Ako'y naghanap ng bangka. Wala ng bangkang maarkila dahil gabi na, mahangin pa, medyo may konting pag-ulan. Anyway, nakakuha kami ng isa na matabang-tapang. Hindi kami isinakay sa bangka niya. Kami nagmotor dito sa pagbilaw sa ilayang ibabang pulo. At nakita ni Stubart yung terrain. Bumaba ng bangka at tinignan yung depth ng dagat. Kumuha ng patpat at sinukat-sukat niya. Aba, magkatapos sabi sa akin eh, Governor, I would like to invite you to go to Hong Kong. And we will make a presentation to you. Sabi ko, sure, when can we meet? Sabi sa akin, we'll invite you sometime first week of next month. Okay, yun. Nung first week na yun, kami nagbiyahe ni Mrs. sa Hong Kong. Kami nagugat eh, pagbaba ng airport eh. Ang sinakyan namin eh, Rolls Royce. Aba, sabi ko, big time. Hindi ako nakasakay ng Rolls Royce. At kami dinala sa isang hindi lang 5-star eh, kaya ko 10-star hotel yung aming dinalan. At doon kami dinigay sa suite. Isang suite eh, tatlong kwarto. Abay, ako eh, pwede maglaro ng basketball dito sa loob. At talagang pestress ang treatment sa amin. So, nung araw na yun, nung magpahinga, eh, dinala ako sa kanilang opisina ng Hopewell. Yung kanilang building ay bilog na mataas, the tallest building nung time na yun. So kami nag-meeting doon sa kanilang boardroom at doon napikita sa akin kung anong plano nila. So ang sabi sa akin, Governor, the plan here is not just to put up the power plant. We have much bigger plans here. We want to make this area, itong pagbilaw area na ito, itong island na ito ng ibabang pulo na the Hong Kong of the Philippines. Aba? Ay po, that's good. Ako. Pinakita sa akin yung mga concept nila, mga drawing nila, yung mga plano, mga yung international port, international export processing na yung highway niya na from Manila to Pagbilao, yung South Shore Highway. Sabing galing yung project na yan eh. So, ay ko halat, sige, okay na ako dyan. And then, nung gabing yun, in-invite kami ni Mr. Wu sa bahay niya, mag-dinner. Eh, yung bahay ni Mr. Wu ay nandun sa taas ng bundok doon sa Hong Kong, Victoria Peak, ang tawagin. Ang laki ng bahay. Diba, nang pagbaba namin sa kotse, kami sinalubong mga Pilipino nakalinya. Parang welcome committee. Sabi ko ba, ang daming dito na titirin ako. Ano ba? Kabay, kababayan. Ako po, ako po ay taga-ganon, taga-ganyan. Ah, anong nagawa mo dito? Ako po ay nagkatrabaho. Anong trabaho mo? Ako po ay gardener dito sa bahay ni Mr. Wu. Eh, anong tapos mo? Ako po ay engineer. Eh, bakit? Wala pong ibang trabaho kaya. Anyway, mayroon ko nakausap na accountant, nakausap na mga architect, sino-sino. Eh, nung kausap ko na, nung after dinner, sabi sa akin ni Gordon Wu na magdi-drinks doon sa may balkonahin na at pag-uusapan pa kami. Hindi, nung nag-uusap na kami,
nakita ko yung tanawin ng harbor ng Hong Kong na napakaganda. Sabi sa akin, Governor, what you see in this place is what you are going to see in the Philippines maybe 10 or 15 years from now. Sabi ko, wow. Sabi ko, paano po ang ating gagawin? Sabi niya, okay. Can you assure that we will be protected in your province while our projects are going on? Sabi ko, I personally cannot guarantee you my protection, but I can guarantee you that if you hire your workers from the province, these workers and their families will be the ones who will protect you. Sabi niya, well, that's fair enough. Sabi niya, yan, pumayag na si Gordon. Yan, sinimulan na yung project na yan. Siyempre, hindi mawala ng problema. May mga aktivista pa rin na kumukontra sa mga power plant. Mayroon pa kami pari dito na halang ng lahat ng mid-development, dinaharang. May mga pahiga-higa pa sa kalye. Ako, nakakaya doon sa mga investor. Sabi ko, ako'y nakiusap sa mga nagpoprotesta. Sabi ko, unawain naman ninyo ang ating sitwasyon. Kita alam niyo na kulang tayo sa kuryente. Nag-shutdown na ang mga planta, ang mga factory. Marami ng tao na wala ng trabaho. Hindi ba kayo naaawa sa mga taong yan? Kayo ako, nagamit kayo ng refrigerator, nagamit kayo ng air conditioner. Kailangan din yun ng kuryente. Wala yung mga pag ayaw, ayaw. Pag gusto, gusto. Sabi ko, bahala ka sa buhay nyo. Kaya itinuloy ko. Ayan. Itinuyo yung power plant na yan. That power plant cost about $1.2 billion. Sabi ko, laking project. Doon sa aming Governor's League, minsan nagkakantsawan yung mga Calabarzon governors. Sabi sa akin ni Remulla, alam mo, Governor, sa aking probinsya sa Cavite, ang dami kong projects doon, ang dami kong investor doon. Sabi ko, Governor, magkano ang estimate na tingin mo na investment dyan sa probinsya mo? Sabi nga, siguro mga $500 million. Sabi ko, Governor, sa aking probinsya, isang project pa lang, $1.2 billion na. Diba? Sabi niya, napakalaki. Anong project yan? Ay, di yung power plant. Ayan. Mangyari yan. Tapos, nagkaroon pa ako ng isang opportunity na may isang Amerikanong korporasyon, yung Bechtel, ay gusto maglagay din ng another plant sa Mauban, yung Quezon Power Limited. Ayan, tinulungan ko rin yan. Ako ay nakatutok dyan. Ako, bantay-bantay ko. Baka may mangyari na NPA-related harassment. Ano? Bantay ko rin. Baka may yung national government ay pahirapan na bigyan ng environmental compliance certificate, ECC. Ay talagang tutok ako. Talagang hindi ko pinabayaan hanggang hindi makuha lahat ng permit. At nakita ko nagsisimula na ang construction hanggang matapos. So, the situation of the power shortage in the Philippines. Nung time ko, at saka nung time ni FBR, itong ating namayapang president, dating presidente, si President Fidel B. Ramos, siya ang aking nakatuwang sa pagtulak ng mga projects na yan. At ako ay nakatulong din, pagtayo din ng another Hopewell Power Project dyan sa Pangasinan, sa Suwal. Ako din lumakad dyan, ako din ang lumakad sa mga nag-oppose, ako din ang lumakad sa mga sa governor, sa mga mayor, lahat ako ang lumakad. Kaya nung maitayo yan, ako ay naging adopted son ng Pangasinan dahil sa pagtulong ko sa project ng Hopewell na yan. Yan ay mas malaki ang project na yan at umabot yan ng almost $2 billion. So, looking back doon sa aking mga nagawa dito ng time na ako ay governor, siyempre hindi man lahat ay maganda eh. Sa lahat ng gawa mo, merong laging may kumukontra, merong naninira sa'yo, sabihin eh, nagnakaw si Rodriguez yan, kinwartahan niya yan. Hindi ko na pinag-iitindi. Ang Diyos ka ako nakakalam kung ako yung may kasalanan. So, basta ako tuloy-tuloy lang. Yan. So, nung matapos na term ko, sabi ko, ano pa magagawin ko? Tapos na term ko, hindi ako pwedeng mag-governor dahil expired na term ko. Ako
ako'y kinausap nitong si Stuart Elliott na nung time na yun ay nag-design na sa Hopewell at siya ay nagtayo ng kanyang sariling kumpanya, yung Energy World Corporation. At sabi sa akin na, Gob, yung property mo dito ay ating tatayuan ng LNG, Liquefied Natural Gas. Ito po ay yung natural gas, ang fuel para sa power plant. 650 megawatts yan. Sabi ko, makaabutin niyang investment yan. Mga $1 billion din. Sabi ko, sige, pag yan mo ilalagay sa lupa ko dito, yung project na yan, ibibigay ka ng 40% share dito sa lupa nito. Diba, payag siya, di yan. Yan, inumbisan, itinayo, nandiyan na ngayon, ready to start. Ay, nagkaroon lang ng problema dahil sana nga ay sasakay dito sa transmission line ng pagbilaw power plant na hindi man pinayagan ng Aboitiz at makakagulo daw sa kanilang dispatch ng hal ng kuryente hanggang umabot na sa nakatenga dahil walang makabitan na kuryente. Hindi, kailangan gumawa ng sariling transmission line. So ngayon, nalalakad namin na ma-acquire yung mga lupa para makapagtayo na ng sariling transmission line para next year, mga mid part of next year, iyan ay tumakbo na para makatulong na sa supply ng kuryente na tayo ay tagang kulang na kulang sa Luzon. So, ako ay may mga abang projects pa, hindi lang sa power plant, no? Although may isang project pa ako sa power plant sa Mauban, yung namang LNG rin na Korean naman ang aking partner. Yan ay 2,000 megawatt na project naman. At aming nga ang inaabiyad. Ako ay na kay Mayor Pastrana ng Mauban at aming pinag-usapan na yan tungkol sa mga requirement. At siya naman ay willing to help and to cooperate. Kung man ang tulong mga gawa niya bilang mayor, siya ay tutulong. Kaya ako ay nagpapasalamat. Diyan sa Mauban din ay meron kaming proposed project doon, yung tinatawag na carbon dioxide capturing facility. Ito ay isang facility na itatayo sa tabi ng coal-fired power plant. At yung emission ng power plant ay bago umakit sa taas ng chimney, ay dadaan muna sa facility ng aming itatayo, yung Astroma project. Natatanggalin yung carbon dioxide, CO2, ng emission. Kaya pagbalik ito sa papuntang chimney, malinis na. So, yung project na yan ay aming hinihintay lang yung approval at memorandum of agreement between Quezon Power Limited at saka yung Astroma Philippines. Yan ay isang malaking project din. At lalo na, nakakatulong sa emission ng carbon dioxide sa mga planta ng coal-fired power plant. Kaya yan ay tuloy-tuloy na aming ininegotiate, aming inaasikaso. At tamang-tama naman, ay nagkaroon ng PESA project si Mr. Philip Saya na may-ari siya ng 1,800 hectares ng lupain na ipinasok niya sa PESA for export processing. So, na inaprubahan ng ating Presidente Duterte nung term niya at inallocate ng nasa almost 400 na area, na hectares area. Kaya yan ay isimula na rin. Upisahan na rin ng clearing, cleaning at land development para dyan ang gagawin yan yung mga export, yung mga import. And lalagyan din yan ng international airport, international seaport. Kaya yan ay malaking project dito sa lalawigan ng Quezon. Nakasap na din ng punarin pati yung asawa ng aming incumbent governor na si Regional Director ng Public Works and Highways ng Region 1, si Engineer Romel Tan, na asawa ng ating governor. At sa inakapulong ko na rin na sabi ko nga ito yung ating mga projects na kailangan supportahan at siya ipahig na rin at sabi nga niya na napag-usapan nila ni Governor na okay kay Governor na ituloy yung pag-suporta. Kaya itatayo namin yung Quezon Investment
and Trading Development Council sa lalawigan ng Quezon. At doon, hopefully, ako ay maging co-chairman ni Governor Tan. At yan ay another exciting moments na naman. Na kahit ako ay may edad na, ako ay 80 years old na. Kaya sabi ko sa mga anak ko na kayo naman ay ayos na mga buhay nyo, ayos na rin ang future nyo. Sa abot ng aking makakaya ay naibigay ko naman sa inyo ng aming ang aking may bahay na ang nanay ninyo na napagtulungan namin na may pundar itong ating kabuhayan at ating konting negosyo. Kaya at least kayo ayos na. Kaya hayaan nyo na kaming makatulong pa sa ating lalawigan. Kaya yun po ang istorya ng aking political life sa yung aking mga tulong para sa ating lalawigan. At siyempre, nakaakibat yan yung mga livelihood program, yung mga trabaho na siyempre sa bawat project, may mga kailangan ng construction workers, kailangan ng mga operators, kailangan ng yan. Eh, napakarami din mga taong nagkaroon ng hanap buhay. At saka yung mga na-train sa Hong Kong, na-train sa Korea na mga empleyado, ay nagkaroon sila ng expertise na dinala rin ito na ngayon ay pinibigyan na ng technology transfer dito sa ating lalawigan para na matuto yung ating mga tao dito. Kaya, alam ko po na marami pang mangyayari dito sa Quezon at sa aking na pwede pang gawin dito. Kaya, sa tulong nating lahat, sa tulong ninyo, sa tulong ng ating pamahalaan, pamahalaang panlalawigan, pamahalaang pangnasyonal, na sana tayo ay sama-sama dito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tayo ay magtulungan, mag-cooperate, mag-unite para sa kaundaran ng ating bayan, bayang Pilipinas at dito man sa ating kalawigan ng Quezon para tayo ay makatulong din. Kaya marami pang pupong istorya na hindi ko pa na i-kwento sa inyo pero baka sa mga ibang pagkakataon ay may isalaysay ko din sa inyo. Kaya maraming pong salamat sa inyong pakikinig at sa inyong pakikiisa at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si dating Governor Eddie Rodriguez. Hindi po yung artista ha. Ako po yung naging governor. Si Eddie Rodriguez sa kapangalan ko. Ayun po ay namatay na si Eddie. Pero ako, siya nakatulong sa akin dahil yung pangalan ko pinasikat niya. Dahil yung tunay niya pangalan ni Eddie Rodriguez ay Luis Enriquez ang tunay niya pangalan. Pero ang in-adapt niya yung pangalan Eddie Rodriguez dahil maganda raw pakinggan ang pangalan Eddie Rodriguez. Magandang araw po umuli sa inyo. Thank you. Ako, si Eddie Rodriguez na dating governor ng Quezon Province ay sumasaludo para sa bayan.